kining mga pagbaha, no? Kapila na naka-experience ni Amy nitong nilabayng adlaw. Ah, atong na sinati mga katinig perting inita sa poblasyon, pero pag-abot dire sa may Balindog, padulong sa may Pako, perting kusuga sa ulan, no? Init kay makita ginimo langit mga katinig, perting hayaga. Oh, pero dinhing dapita, perting ulan na, no? Mausad na nga naitabo sa uban pa nga mga lugar, gani karon kinahanglan nga mag-amping gita kanunay sa Libungan, Cotabato, ubay-ubay pod nga mga barangay ang gibaha. Og gani nitong nilabayng semana, Biyernes, Sabado og kagahapon, adunay mga area nga gibaha usab, especially karon sa mga low-lying area. Ni agi ko diha kagabi sa may low-lying area sa Pagalungan, Pagagawan, Spikit, no, ay intawon kaloy ni ato ang mga kaigsuunan nga kung nga diin gibaha pa sa gihapon sila mga katinig. Samtang sa apika sa bahay ng mga katinig, sa kaso sa COVID-19, medyo murag atong i-expect, no? Kay naa naman gyud ni. Daghang mga mga tao nga gusto na og maglingaw-lingaw, lipay-lipay. Mga ni binuang sa uban, kay dunay mga wala to nga mga fiesta. Ang kaon ni online na lang daw. Pero di kalikayan oy, no? Daghang gyud mga nagtigom-tigom mga katinig. Gani diya sa may Matalam ug sa may Midsayap na wa na malikayan, no, ang wa na observe ang physical distancing. Munang amping-amping gyud ta mga katinig, do sa pila ka adlaw ang probinsya sa Cotabato nakatala og zero COVID-19 cases. Pero so, mo na sa mga katinig, ang pag-amping lang gyud kanunay kay di man gyud nato kalikayan busa kinahanglan gyud nato og mga pagtuman, no, sa mga physical distancing og uban pa mga health protocols ginapatuman sa gobyerno. Sa Pikas Bahay na alas 6, 8 na nga tong oras, update kita sa baha, no? Nasa linya sa tong komunikasyon si PDRRMO Chief for Operation Engineer Arnolfo Villaruz. Sir, good morning. Si Lloyd Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Hi, good morning, Sir Loy, o mga tanan na diri sa atong programa. Opo, makibalita lang mi sir, no, unsa na latest update sa mga ginapahigayon ninyong assessment, especially sa mga gibaha nga lugar para sa Antipas, sa Libungan o guban pang mga area nga dunay mga pagbaha. Kaya sa impormasyon among nahipos diha sa may Libungan, pipila ka barangay ang nadaot, no, o gibaha, especially ang pati ang National Highway ni abot dihang tubig sa may barangay Sinawingan o katong pagadaot sa mga Vax Culvert sa may Sitio Piyaro, Barangay Muntay. Yes po, kaniyantong atong Sabado, nag-anto ang atong provincial team, damage assessment and risk analysis team sa Libungan, kauban po ang atong bagong mayor o ang MDRRMO sa Libungan, atong gi-inspeksyon ang mga areas o mga damage nga nahitabo dito sa Libungan, o mao gani atong nakita nga may pagbaha daw Biyernes sa gabi dito sa Sinawingan, no, along the highway, kay murag nagbara ang cross drain o katong culvert nga mo cross dito sa highway. Then naapoy mga culverts na nadaot dito sa may Muntay, Sitio Piyaro, sa may Barungis, Barangay Barungis, o kini atong nakita atong ni atong Sabado, o pahimuan nato ni sila og mga program of works aron mapangitaan og pundo og dayon ma-repair ang maong mga damage. Mm-hmm. Sa karon, atong ginamonitor ang tibuok probinsya kay halos tanang munisipyo adunay mga light to moderate rainfall na nasinati sa yupa karong buntag, o
may mga reports kita nga may mga kaminya o pa duga-duga report nga mga pagulan, pero nataroon wala pa tayo nadawat nga reports on flooding. Mm, pero gina-expect nato nga doon naging mga pagbaha nga mahitabo kay lahir bang ulan karon, no? Mubo, pero grabing bunok. Mo nang matingala ka nga kalit layo ni baha. So kinahanglan gyud dili imo kumpiyansa sa kasamtangang panahon. Yes po, mao bitaw nga 24/7 ang atong monitoring sa atong mga munisipyo. Tanan labi na sa mga landslide prone and mga flood prone areas. Kaya atong mga counterpart sa munisipyo on duty man po na sila 24/7. Aron sa pag-monitor o pag-responde kung adunay mga kinahanglan na respondihan na emergencies. So far, isa lang wala na report niya casualty, sir, no? Katulang si Lola Leonor Paliarcon ng taga-Antipas, no? Yes po. Pero at dito sa Libungan, aduna po yung report sa Dores Sagang. Dores Sagang na lunod kay ni action ni attempt siya o tabok sa Osaka Creek. Pero sigon sa report sa Libungan, dili kato siya residente sa Libungan. Mabitaw nga ato pang ginapangita, nagapangayo pagita o mga detalye sa maong insidente. Ang yahang lawas, nakita na ba? Nakita man, kaya lang murag sabi sa ayap to gidala, mao kita nagapangita pa kita og dagdag nga detalye sa o information sa kalabot niya ng aksidente. Asa napitan ni tabo ni sir sa Libungan? Libungan dito sa may Muntay Libungan. Atong ubos atong tulay nga ubos atong box culvert nga naguba. Oh, katong natunga. Na damage sa piyaro. Okay. Unsa ni sa sir? Dula ba sa kauban sa dihang nitabo tong insidente? Wala. Wala daw siya. According sa atong MDRR mo, murang nagpakaon siya og kiniyahang baboy. Niya paglakaw niya ni attempt siya og tabok sa Suba Creek. Creek raman to niya kalita man daw nagkuhan ng tubig ng saka. Mo lagi dili ka kumpiyansahan, no? Basta makadugan ni haguros, matingala ka nga wala may kuan. So kinahanglan gyud hawa dayon sa sapa o asa bang dapita nga pwedeng agian sa tubig baha. Yes po, in fact atong gina-advise ang tanan nga mga nagapuyo sa mga along river bank, river mga riverside ato, pagbantay gyud mag-monitor pirmi labi na po may mga kusog-kusog nga pag-ulan. Mag-monitor din may sa panahon kay dili na gyud makumpiyansahan ang atong sitwasyon sa karon. Kalit lang mo kusog ang tubig. Sir, kumusta mga pagbantay sa mga gibutang nga mga early warning device? Namay mga tawo nga nagatutok nini especially sa mga low-lying areas? Naman tayo mga ginahatag nato ang responsibilidad sa barangay. Sa mga barangays kung di na-install ang atong mga devices o gang municipal local government unit. Sir, mensahe nimo sa tumaka katawhan, no? Especially kining panahon karon nga ulan-ulan gyud. Yes, sa karon nakasinati kita og mga sunod-sunod nga pag-ulan tungod kini sa gina-experience nato ang low pressure area o intertropical convergence zone diri sa ato ang region o diri sa Mindanao. Mabitaw nga atong ginahangyo ang ato mga constituents nga magbantay, mag-amping kanunay kung dili gyud importante ang atong mga lakaw, mahimo magpundo na lang kita sa atong mga panimalay o tanan ng mga advisory sa atong otoridad, ato lang mag-cooperate lang kita kay ang tanan para man sa atong kaayuhan. O kung aduna may mga emergencies, dapat kabalo kita sa hotline sa atong mga barangay o sa atong local government units. Sir, salamat kayo sa higayon nga gihatag nimo natong programa. Maayong buntag po. Thank you so much. Maayong buntag. Okay, salamat. Mga katinig inyo nga nabati si Engineer Arnulfo Villaruz, no? Ang atuang chief sa
Chief Operation sa PDRRMO. So duha na mga katinig ang namatay diri sa COVID diri sa nahitabong pagbaha no sa probinsya sa Cotabato, isa ang taga-Libungan, isa ang taga-Antipas. Mao na kinahanglan gyud always ang pag-amping ra gyud ang kinahanglan, kun dili kayang mutabok di na pugson no. Mas maayong muli kay na lang daan kay kining inganing pag-ulan nagaresulta usab sa paghumok sa yuta. Mao nang matingala ka ang kanang tubig baha lahi ra gyud ang color mga katinig. Sobra pa sa kapigatas ang color niini. Alas 6:17 na ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipas Cotabato ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil nakaron niya basta nang taon sumubos na taon. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspas sa pagdagko, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, busa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makit-an kini sa Jeverlings Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan.
ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Nak, naunsa man ang bata? Ganiha pa man ang magsigighila? Gigutom mong good ni ma, wala mong good ko'y gatas. Anak, di ibagiing na nataka. Pag tumar og oleferase, eh. Dugay na ko magsigig ingunin mo ba? Kay kabalo ka ng oleferase, eh. Daghan kaayo og benepisyo. Ilabi na kay usa na diha, kanang magpadaghan og gatas. Suway ra good anak, suway ra kanang oleferase. Eh. Salamat sa oleferase, malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ang pagkagubas ng mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Malipay na ang inahan nga si Cindy Gador, taga Kabidyanan, Nabunturan, Davao de Oro, tungod tangkad na og himsog ang iyang anak nga si Janjan, sukad nga iyang ginapatumar sa Kidiyaki Vitamins. Mugo kayo ya, as in, sige ako siyang painom og Kidi Vitamins. Karon kay taas na yun siya, salvation yun, kanang kuhan kayo siya, aptik kayo. Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalipay. Sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Ganap ng alas 6.24 ang atong oras, mga katinig. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. At doon ay mga mulo ni atong mga katauhan, especially ang mga commuting public, mga katinig, kay tungod dire sa ginapahigayon nga road expansion. Nalipay na unta mga katauhan kay gipalapad ng dalan, pero panguntala nila sa kontraktor sa DPWH nganong kinahanglan pang paagion sa lubak-lubak nga dalan ang mga sakyanan nga pwede pa bang maagian kining konkreto nga dalan, ang daang dalan, mga katinig. Diri particular sa may Barangay Paco, kung padulong ka o gaamas nasa walang bahin bago ka moabot dito sa crossing President Rojas. After mga katinig sa checkpoint, no? Diri sa mga barangay Paco, nganong ingana man ang gihimo sa kontraktor unsa ni para mo kumpak ang katong ilang gitambak nga earthfill, maong tanang mga sakyanan gipaagi dito. Ang isa sa mga problema, sumala pa sa mga commuter kung panahon sa peak hour traffic, mga katinig, untol-untol unya ikaduha kung muulan, perting lapukas mga sakyanan. Kung gi-expand man, dapat pareha sa mga gipanghimo nila kaniadto nga paspasan ang pagtrabaho sa Dublin
simentosa bag-o gub-on o bakbakon katong dating dalan kung kinahanglan. No? Mo nang ilahang panlantaw o panawagan sa kontraktor o DPWH. O, gitawagan ako si Engineer Jun Villaruz, Jun Birog, no? Atong DE. But unfortunately, mga katinig, ihasa pa-inspeksyon ang lugar kung aron mahatag dayon ang tubag, no? Aksyonan daw niya usa daan bago siya magpa-interview. Sige, atong paminawon po or ugma, no? Kaya nag-promise siya ugma nga maghatag og statement kalabot niini. Kay kung imong tanawon na mga katinig, murabag dili praktikal ang ingani nga sistema, no? Kay dapat ang kontraktor kumpleto sa mga gamit na o dapat paspas ang trabaho labi na nga doon na enough nga pondo nga gigahin ang gobyerno alang sa expansion sa mga kadalanan. Ang usapod ka panguntana dere. Oo, nindot unta. Kaya kining adunay ginahina gihimong expansion ug beautification sa mga dalan. Pero unsay purpose? Nganong magbutang sila dako kayo og island diha sa may dalan pas padulong kag President Rojas perting taasa imo ganang gi-expand gibutangan pa nimo og Center Island. Nga dako-dako, no? Okay lang. Dili kayo dako kay para at least ang safety sa mga mutabok di sa lugar masiguro nato pero perting taasa na, no? Gipang bakbak tong mga nagabalandra dias daplin sa dalan pero nganong magbutang ka og taas kayo lapad ng Center Island nga kung nga diin nikaon pa og space sa dalan. Nya ni gasto pagkag milyon nga kantidad mga katinig alang lang ni ana. Di ba? Dapat maging practical gipang bakbak to mga nagapuyos dapling gipang hawa diha gipang putol tong dagko kay mga punong mga kahoy. Unya pulihan ra diay og butang diyas tungas dalan. Ha? Oh, ba, nindot na kay beautification pero dili siya practical nga imuhang giguba og gipalapad ng dalan mga katinig. Anyway, atong paminawon sa may plano dira sa DPWH sa naasoy nga lugar, no? Mas maayo nga silang mag-explain ni ini kaya nasayod kita nga daghan pod ang nabawasan ang ilahang bahin sa yuta kay tungod sa gipatuman nga road clearing operation gani gitagaan sila hangtod nitong pizza Enero 15, no, nga mapatuman ang road clearing operations. Oy, pati mga barangay, ha, gitagaan og ultimatum sa DILG nga ipatuman kini. O, pero ang pamuntahan niya, unsa baka na ay ligon nga political will ang mga barangay chairman sa pagpatuman ni ining road clearing operations. Alas 6:28 na mga katinig ang atong oras sa higup sa ginit kayong kapiliha kay buglang panahon. Ay, maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawan. Apay na kung bay na. Di man gani makausa. Naon sa kukadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa ano, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimi mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Aukira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Grabe ang kalipay nga gibate ni Belen Marundan, taga Lagao, General Santos City. Human ni himsog siya og natuman ang iyang pangandoy nga mabuntis. Nagtumar lang siya og Yaka Herbal Capsule. Grabe, super effective na uli ang largo ko. Napagod ko good news ni mo kuya. Kanan tungod ato na ang kuhan sa inyong product na Yaki Capsule Base. Nibuntis na sad ko nga. Sila na ko kayo nagsigam po nga mabuntis. Katulad ng Yaki, nakakabuntis na ko. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet?
Sa yun ra pangitaon ang Panamogs antibiotic caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamogs antibiotic caplet. Panamogs antibiotic tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itya naga-aper sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamogs? Eh? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamogs. Katong manok na kong gisipon ba din wala ming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon gid siya. Dayon ipatumaro ko siya kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Ano uli ang sige? Gupag yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang ito lagi. Mga daghan tambal yung kiyan. Kung saan tambala, sir? Panamogs. Panamogs. Okay na kayo. Ang Panamogs, guys. Parehas ako sa mga beginners. Mayig din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamogs. Antibiotic tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Nak, naon sa man ang bata? Ganiha pa man ang magsigighila. Gigutom ang good ni ma. Wala mong good ko'y gatas. Anak, di ibagiing na nataka. Pagtumar og oleferase. Dugay na ko magsigig ingon nimo ba? Kay kabalo ka kanang oleferase, daghan kaayo og benepisyo. Ilabi na kay usa na diha kanang magpadaghan og gatas. Suway ra good anak. Suway ra kanang oleferase. Salamat sa oleferase. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakaraol nga butika o drugstore sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kinabawan City, beside Avon. Mga higala, kini ang gusto na ko ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini, kung aduna kay rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw, grabe na gayud ang imong pagantos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulo pod ka adlaw. Pero dili pa ka na maabot og tulo kaadlaw, makatindog ka na. Suway ragod. Makaayo po ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, timan ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika. Ang mga cardiovascular diseases o kung mga sakit sa tagipusoon ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Dali nawala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo. Tingala mong pato niya kay dagan siya patulpatulbog dahil makadahok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal. Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Caps, Sol, Bilongga Gold, og tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:34 na nga itong oras. Padayon kita niya itong programang Tinig ng Bayan. Samtang sa pikas sa bahin, karong adlawa, gikatakda ang unta, no? Ang pag-release sa alang sa financial assistance, mga katinig, sa mga nanag-iya, sa mga baboy nga naigo na itong ESF na itong nilabay nga tuig, no? Apan gikan sila kini sa Department of Agriculture
Gani, ka-istorya na ko gabi si Director Arlan Mangelen. But unfortunately, ganihara garing. Cannot be resubs ganihara garing. Biyahe na siguro, no? Padalog Coronadal si Director Mangelen. But sige lang, atong paningkamutan nga makuha ang update kay naghulat. Kining mga nanag-iya sa mga gipang patay nga mga baboy. Kahinumduman mga katinig, nikabat nga to sa 736 ka mga haga racers sa tibuok probinsya, particular dire sa ikaduwang distrito sa probinsya, ang naigo nining ESF, no? Kato mga binuhi diya sa may Arakan, sa may Magpet, sa Makilala, President Rojas, dire sa Dakbayan na sa Kidapawan. 736 ka mga nanag-iya sa mga gigipang patay nga mga baboy o naggahin o pila ka milyon to? Nasa 14 million pesos kapin, no? Ang gigahin nga pondo alang dito sa ihatag nga hinabang sa mga nanagbuhi nga mga baboy. O sumala pa sa DA Financial Aid mukabat nga dito sa tag 5,000. No, ang usa ka binuhing baboy unya ang kanang gagmay kanang baktin pila ba to tag 500 kung masayop no ang ihatag sa kada ulo niini. Oo. Pero sa dako 5000 alang dito sa gipatuman nga depopulation. So gawas pa ni mga katinig nga gipanghatag o gihatag nga suporta sa mga naunang giapod-apod sa mga local government units no sa ilahang municipal municipal agriculturists kung diin kay naman diri sa Dakbayan sa Kidapawan na sa mga 700,000 700,000 pesos ang nahatag nga hinabang o ngadto sa mga naigo nga mga nanagiya sa mga baboy especially diri sa may Linangkob o guban pa nga mga lugar. Ang maayo niini kay human sa gipatuman nga lockdown sa mga baboy wala na inatala nga kaso sa ESF but nagpadayon gapon ang ginahimo nga pagkuha sa mga blood samples no especially sa mga lugar nga naigo na kay basin do na pay nahabilin nga virus nga posibleng mutakod. Sa kasamtangan ginabawal usab ang pagdala no sa mga processed meat products sa mga baboy sama sa chorizo kana mga longganisa ginabawal nga musulod nga kanang nagagikan sa laing lugar para masiguro nga makontain na gyud kining ESF mga katinig. Walay bakuna pero gipang ihaw gipang patay tong mga baboy mo nang nahurot pud tong virus no. Pero kita karon sa kaso sa COVID din sa atuang nasod, perti na nga taas sa mga katinig mo nang makakulba gani. Kining nahitabo nga mga social gathering kagahapon na itong nilabeng adlaw di sa may Midsayap o sa may tulunan so, tungod sa mga fiesta-fiesta celebrations, expect na pud kita no? Nga mukalit nga musirit ang kaso sa COVID. Do this time, pila nakaadlaw ang natala nga zero cases kita no sa COVID-19 pero kung imong tanawon mga katinig naana sa 80 naapa sa gyapon sa 89 no ang atoang aktibong kaso busa dili gyud dapat nga mo kumpiyansa ning atong mga kaigsuunan kay kini nga naasoy nga ihap bisan pa og naana ni sila sa isolation na facilities sa posible pa sa gyapon nga katong ilahang mga miyembro sa pamilya o mga higala nga ilahang nakahibawat posibleng makapanakod pa kini no so mao na sa mga katinig kinahanglan amping-amping lang gyud kita ka kanunay no para malikayan nga mataptan niining niining COVID-19 no. Oo. Alas sa 6:39 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
Ang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule mo ay nakawala sa pabalik-balik nga kasakit sa ulo nga gibati ni Flora. Inahan gini ni Julie Cabulan, taga Santa Isabel, Dipolog City. Ugmat na gani ang iyang migraine kay kanang sige na siya hilang. Parang nag-iniyayahang ulo sa kanang siminto. Elementary pa ko ana, maluoy gani ko siya. Ako siyang giingnan nga kanang masuway ko no ang kanang yaki. Makay maumanang, sige mo kung paminaw sa radyo ba. Muto yung gisuwayan, simana, nawala na. Yan ang Yaka Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, 6:41 na ang atong oras. Padayon kita ng atong programang Tinig ng Bayan. Og tantod, no, ato nang makahinabi si Director Arlan Mangelen, no, sa Department of Agriculture. Medyo ato lang gina-fix ang iyahang linya kay naga-chapi-chapi, no, ang atong signal gikan sa iyaha. Oh, nasa linya. Director, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po. Hi, good morning, Loy. Okay. Good morning sa ating mga listener sa Tinig ng Bayan. Yeah, good morning po. Maraming nag-aabang, especially yung mga tatanggap ng financial assistance sa ilalim ng depopulation na ginawa doon sa mga tinamaan ng ESF, no, sa probinsya. Pagkakaintindi ko, dapat ngayong araw na ito magsimula yung distribution ng financial assistance pero hindi natuloy. Ano po ang dahilan, sir? Bakit na-postpone po ito sa kanyang unang schedule? Opo, unang-una, ulitin ko lang yung aking apology sa ating mga kababayan, ano, yung sa entire beneficiary ng indemnification na dapat babayaran nga natin sila. No? Pangalawa, ang reason kasi, meron kasi kami ngayong naging event na talagang kinakailangan tugunan namin yung event na ito ngayon hanggang doon hanggang 21. Uh-huh. So yun po ang naging dahilan, kaya minabuti namin na i-reschedule sila, so para lang ma-deliver din natin kaagad within this February, masimula na rin natin, ganun po. Yun nga po, ang apology po namin dahil nga po hindi nga namin natuloy ngayong supposedly ngayong week natin, sunod-sunod na araw na gagawin. Dahil doon sa mga meron kami mga importante rin talaga na dapat gawin ngayon para lang doon sa ma-establish namin hindi whole year na mga activities namin. Aha. So February, ano to, first week of February po inaasahan po nila o wala pang schedules? Hindi pa nila napapalabas ng task force yung task force yung schedule nila sa February. Pero ang instruction ko, simula na natin sa February. Okay. Ngayong February din, opo. Mm-hmm. So, the same pa rin po yung plano at napagkasunduan, 5,000 per head sa mga baboy o yung tawag dito, yung adult na baboy? Opo, actually wala naman pong pagbabago dun sa regular na procedure natin sa payment, ano? Mm. Kaya ganoon pa rin po, ang nagbago lang talaga dito yung schedule. Lang. Okay. Opo, schedule lang po. Anong meron po? Itong sinasabi ho ninyo nga napaka-importanting activity. Sineset up meron unang-una, meron kasi kaming cluster na sin-establish ngayon na kailangan namin magkaroon ng Mindanao clustering na protocol sa entire Mindanao, no? Lahat ng mga DA.
So, dahil doon sa food security na approach din natin, at saka yung mga ibang guidelines sa pinababa ng ating good secretary, so kinakailangan namin yun na siya top within the Mindanao. Ah, so, okay. Opo. So binibili siya namin, binibili siya namin yun kasi marami na kasi pinababang mga bagong programa na dapat mag-cater natin within this year. So po, sinasisimula naman ang taon, so kinakailangan mag-cater na natin. May latag na natin para ma-incorporate, ma-integrate lahat yun sa mga ibang mga banner programs. Ah, okay. So magkakaroon po kayo ng uupuan ninyo para sa inyong planning for this year? Opo, ganun po. Part yun siya na meron kaming mga ganun na planning, no? Mm-hmm. Na gagawin, opo. Na mm-hmm. hindi lang Region 12, ha? Aha. Kasi yung ano po kasi yun. Apo. Sir, so yung po, anyway, yung po ang aking apology nga po sa ating mga kababayan. Ako nga, gusto ko na rin talagang ipamimigay sa kanila, no? Para lang po ma-ensure nga na natin na talaga na-receive na nila. Mm-hmm. Yung kanilang, pero yung pera, nandiyan na, may pera naman po yan kasi na naisiwa na ng last year ng SARO. Mm-hmm. Naisiwa na last year ng SARO yan. Kaya nga po, pinapabibigay siya natin. Para po hindi na po siya masasayang yung pera. Ibig okay. sabihin, magagamit na ng ating mga kababayan. Oh, ano naman po ini-expect ng DA doon sa perang ibibigay para po sa kanila? Ano pong kapalit nito? Well, kasi po ito galing doon sa kanila mga inaalagang hayop din, no? Mga talagang source ng kanilang livelihood. So dapat i-set up din nila ito on that purpose, the same purpose, no? Ibig sabihin, kasi nga, para doon sa kanilang mga kabuhayan yan, gagamitin nila, related din doon sa kanilang mga kabuhayan. Pwede na ba sila mag-alaga? Opo, pwede na ba sila mag-alaga ulit ng baboy o hindi pa? Actually, pwede ang ating mga kabuhayan mag-alaga ng mga kanilang mga hayop na inalagaan, yung pork, no? But nevertheless, ito yung panawagan ko nga, no? Yung LOI, kasi ito, people's participation ang kinakalangan kasi sa observation talaga, sa findings, sa nakikita nito, galing sa backyard, mga backyard yung mostly na talagang affected ng mga ESF, ano? Kasi wala silang biosecurity na measures na nagagawa pa. Mm-hmm. So, tapos sila mismo, ingatan nila yun. Ibig sabihin, huwag nila nga yan na merong nakakain ng kanilang alaga na hindi naman ito ordinarily para doon sa kanila. Tapos gawin nila, huwag nila nga yan na merong mga ibang mga alaga galing sa ibang bayan o yung mga nagkasimila nilang detalin doon na hindi nila ininiginamingyo nila kaagad, na hindi nila inobserbahan. Tingnan nila yon mga ganun na mga particular na mga activities na meron sila doon sa kanilang mga backyard. So dapat matuto? Opo. Dapat matuto na sila doon sa kanilang pinagdaanan. Opo, ganun po yun. So ngayon naman, sa from RN, ini-intensify natin ngayon ang paano natin talaga mag-contain, mag-control na once and for all ang ESF. No? So pinapabari-align na natin ang ating livestock ng pag-procure ng mga test kits, no? Para meron tayong paano randomly mabibigyan natin ng mga backyard ng mga hog raisers ng paano matest sila. Ng ano para every sabihin ng part ng monitoring intelligence na proseso natin ito yun kailangan pupuntahan natin yung mga nakalista ng mga backyard ng mga aggressors natin. Hmm. So ganun po yun siya inintisipan na natin ngayon tapos barangay to barangay gagawa tayo ng campaign awareness sa kanila sa lahat ng mga lalong-lalo na sa affected na mga municipality. Mm. Nagpapatuloy na po yung ginagawang pangunguha po ngayon ng blood sample sa mga alagang baboy? Actually, meron pa naman continuing naman ang blood sample na bigyan nila sa laboratory natin. Yung kasi ang regular na procedure kasi Loy, dadalhin yung sample sa laboratory. Okay. Ngayon, ang gusto natin, meron na tayong mga test kits na inaabel, ipoprocure natin. Para po ito ay para maging libre na pwede na natin gawaan ng randomly na check yung ating mga kababayan. Okay. So at least sa magandang development ito. Opo, opo. Kasi yung under sa regular na procedure natin, may bayad yun. Magkano po yung bawat test po? Mahal, mahal.
Mahal. Ang nagsusolder nito yung mga ano, yung mga pegeri ba ang kasi usually ang nagpapatest sa kadalasan yung mga may maraming alagang baboy eh, mga nagapipegeri. Opo, yung mga komersyal sila kasi nagbabayad eh. Mm. Pero doon sa mga backyard hog raisers eh, wala silang pakialam doon sa test din kasi yung sa kanila pangkonsumo lang naman o dili kaya para may benta sa panahon ng kagipitan. Opo, pero yung ang problem natin, no, big small sila na mga grainers natin, kasi within the backyard, pero pag once na natamaan nyo siya, dami yung mga ibang kahit naman commercial na hog raisers natin, kasi nandun sa area na within the perimeter ng ating protocol, talagang tatamaan. Kaya nga. So, ganun po yun. Oh, so dapat yung mga mayroong pegeri, kausapin yung mga kapitbahay na nag-aalaga ng baboy, nagbabackyard, ano? Na maging maingat din sila. Ganun po yun. Kaya yung sabi ko, ang calling nito is talang magaling dun sa mga tao. Sila mismo, yung mag-aware sila na ito yung kanyang pag-alaga. Ay, baka kung sakaling din nila nito, i-insure ang security, may security nito. Ay madadamay ang kanilang mga kapitbahay na nag-aalaga ng commercial o ibang backyard na malinis naman din. Mm-hmm. So, ganun po yun. Opo. Sir, isang bagay na lang kasi nagsimula na nag-harvest yung ating mga magsasaka ng palay sa unang distrito ng Cotabato at iba pang lugar, no? Sa Sultan Kudarat, mayroon ng bumper harvest ngayon ng palay. But ang problema ng mga magsasaka, napakamura pa rin po pala ng bilihan. 14 pesos per kilo. Sabi nga ni Mr. Kudal, ang presidente ng Cotabato Irrigators Federation, eh kahit na mag-resize lang, okay na. At least makakabawi na kami. Pero ngayon, eh talagang napakamura pa rin ang bilihan. Ano po ang mga pwedeng magawa rito ng DA para matulungan yung ating mga farmers? Una-una, no? Eloy. Okay. Ang may buying authority tayo, yung NFA. Pero problema ng NFA, limitado din yata, nakagapos yung kanilang mga kamay. Ngayon nag-open na sila. Kailangan pero ngayong mga previous na mga weeks nagkakaroon sila ng pumpkin challenge sa kanilang ANCS NFA dahil nagkakaroon sila ng changes within the structure, ano? So transition period sila. Dahil nagkakaroon ngayon ng konting mga arrangements sa structure ang NFA. Pero nevertheless, as according sa kay Texon, Director Texon, sinabi niya sa akin, sir, continue naman po tayong hinili after this. Ano naman po yun. So sabi ko po, kasi kinakalangan natin may parating, meron tayong official statement sa ating mga kababayan at tayo ay hindi tayo nag-stop buying. Ano po, so hindi naman po nag-stop buying ng NFA, the same na naman yung po ang kanilang presyo. So long as mamit yung mga ating pinatawag ng moisture content, yung MC natin. Oo, ganun po yun. 19 pesos ang per kilo, pero sabi nung ating mga magsasaka, napakataas ng standard na sinusunod ng NFA. Yung moisture content is 14% siya, Loy, para ma-preserve yung, alam mo na, kasi pag dry siya, sabihin talagang kahit i-standby mo, hindi siya mabubulok doon, walang magkakaroon ng broken, walang broken naman. Kahit na pinamil mo siya, magandang labas, will mill ang labas doon sa ating mga milling. So, ganun din po yun. Anyway, nevertheless, for this year, actually, kasi na-experience na natin yung previously, so ginagawa na natin ng paraan pa paano natin talaga ma-set up. Na, even in fact nga, aside doon sa mga institutional buyers na natap na natin, ano, para lang talagang tuloy-tuloy ang pagbibili ng NFA ng palay, kasama dyan, na-encourage na natin yung mga local government units. And in fact, nagkaroon na ng mga identification sa mga local government units kung sino among the local government units ang talagang meron silang programa related sa food production Pero, sa nilang mga kababayan. Pero Director, ang problema pa rin ng local government unit, gustuhin man daw nila, nakagapos din yung kanilang kamay at paa sa batas. Well, actually, dahil meron namang authority na galing dun sa bayanihan na binabaga para sa local government units, pwede naman sila. Pero ang kinakailangan nila yan, mag-allocate lang sila na para matulungan nila. Kasi yung iba mga local government units,
nakakatulong naman sila ngayon sa kanilang mga constituency. Yan ang katotohanan, yan ang reality. Halimbawa, i-mention ko, ang Coronado City, meron silang additional na 2 pesos for every farmer na meron may bibenta sa INEP. So, ganun po yun. Ang provincial government naman din ng South Cotabato, tinutulungan din niya. Sila naman siya nagpo-procure. Nag-allocate sila ng pera para intended, para i-procure ang mga na-harvest ng kanilang kababayan. Oo, kasi, ganun po yun. Oo, kasi matatandaan natin, yung mga farmers, nakipagpulong din dito sa provincial government. Yun ang sagot sa kanila eh. Hindi kami makagalaw dahil nga sa batas. Na kung tingnan mo, Loyan, bakit kayang gawin ng ibang local government units? Oo. Kung nakatalagang nakatali. Oo. Ay, yun. Magkakaiba ba? Double standard bang batas? Yan ang malaking katanungan ngayon, ano? Kaya sige, gusto ko rin marinig yung panig nila. Subukan po namin na makaugnay sila kaugnay dito dahil yun nga, kung kaya pala gawin ng iba, bakit di kaya dito sa atin? Yun ang punto dun eh. Pero baka, yun, ang hindi na naman natin ma-discount, baka may limited na resources sila. Pero baka this year, meron sila, di ba? May pondo. Kasi naawa tayo sa mga magsasakay. Sinasabi natin, dapat magkaroon ng sapat na supply ng bigas. Ngayon, nag-harvest na sila. Problema naman nila kasi parang ibigay na lang daw yung kanilang produkto sa mga traders sa dulot ng napakamurang bilihan. Opo, kaya nga po tayo ang ginagawa ng DA, yung cost production, ma-save ng ating mga kababayan. Kaya yung intervention natin, mula pa doon sa preparation nila, meron ng intervention ng ating ahensya. Hanggang doon sa harvesting stage po nila. Para po hindi po talaga nila maramdaman, kahit na po ito yung gaano mataas ang presyo if ever, ay talagang yung sabihin, hindi sila nag-i-invest ng ganong kalaki. So, yung sabihin, kung may bibenta nila yung kanilang mga production inaani nila, makikita nila na meron silang kita pa rin. Ayun, oho. Director, kami po ay nagagalak sa panahon binigay po ninyo dito po sa ating programa at baka may dagdag pa ho kayo mensahe para sa ating mga kababayan po. Well, actually, ang department na mag-resorted po sa atin para sa information ng ating mga kababayan. Ngayon po ay lalo po natin pinapaiting ang programa under the instruction directive ng ating mga sekretary. In fact, bunagpababa na po siya ng kanyang mga key strategies na para po ito yung magagamit natin ng mga process sa mga ating bawat program and projects na gina-implement po natin dito sa baba. No? Ngayon po, asahan po nila na maging very, very responsive, proactive po ang ating ahensya. Dahil na po ito ang order ng ating mahal na sekretary at yan naman po ang kagustuhan ng ating mahal na presidente na talaga matugunan natin ang pangangalangan ng ating mga kababayan at once and for all ma-realize, ma-attend ng ating mga kababayan ang tinatawagan natin ng masaganang ating matasya kita. So asahan po ninyo, kami po sa Department ng Mag-Recruit, kasama ng ating mga staff and employees, ay kung mandato po namin ito, i-deliver po namin sa inyo. Mm-hmm. Maraming salamat po, Director, at sa muli, magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga, Loy. Apo, thank you so much. Makatinig inyo nga nabati si DA-12 Regional Director Arlan Mangelen. Maunay dakong suliran sa itong mga kaigsuunang mga mag-uuma. Banat silang tanong, magipatambok o maayo ang ilang tanong para makaharvest og tarong ni gastog maayo. Unya nag-harvest, pastilan in taon, murag pangayoon na lang. Perting baratuha mga katinig. Gibarat pag-ayo ang ato ang mga kaigsunang mga mag-uuma sa mga traders. So sila lay na kinabang ni ini. Unya dagan sila sa NFA, perting taas sa standard sa NFA mga katinig. Kung imong tanawon, wa po'y mahimo taga NFA tungod kay kinahanglan magdila mo sunod dito sa balaod nga ginapatuman, no? But kana lagi ang problema, kinsay ulahing kaluoy ang atong mga kaigsuuna mga mag-uuma nga mapugos na lang ibaligya ang ilahang mga produkto ngadto sa barato kaayo nga kantidad. Lugi na ka sa imuhang kahago, ha? Unya imuhang gasto pa sa land preparation ug uban pa hangtod nga ma-harvest mga katinig, unya ingana lang dai ka barato, no? Unya moingon kita nagapaningkamot kita ang adunay enough sapat nga supply sa bugas. Pero ang nahitabo di ay mga katinig, ang bugas nga dagkalat karon sa merkado, mga imported rice. Naragya po ng dula sa mga dagko kayong mga negosyante. Unya, kinsa ba ni mga negosyante ha mga katinig?
dunay koneksyon sa gobyerno. Unang dali kayo na aprobahan katong rice tarification law kung diin nagpalisod sa itong mga kaigsuuna mga mag-uuma. So mao na siyang dapat tanawon po sa Department of Agriculture kining nga naasoy ng batas pero wala may himobalaod na no. Ang dapat may bulantaw ni ini mga katinig kining ato ang mga magbabalaod nga aduna po'y mga personal nga mga interest. Mga kilalang mga tao ra ba mga katinig ang nagpaluyo ha nining pag-import og mga bugas. Dapat i-prioridad gyud ta no ang pagpalit sa mga local rice bago kita mag-import og bugas. Kay para masiguro nga matabangan nato atong mga mag-uuma. Oo. Kay labi na karon harvest season na pod. Unya lipay ka pero guulpog ka. Lipay ka kay mga harvest na guulpog ka kay perting bartuwa sa presyohan. Unya ang lisod pod ni ana mga katinig mag-uulpog ka kay kining panahuna dunay mga kalamidad pagbaha mo nang daghan pong mga palayan ang nadaot mga katinig. Wala kita igong oras. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Musunod na ang atong alas 7 balita. Akong partner na si Kabong Ponyo. Dagang salamat kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Nak, naon sa man ang bata? Ganiha pa man ang magsigighila. Giguto mong good ni ma. Wala mong good ko'y gatas. Anak, di bagiing na nataka. Pag tumar og oleferase, dugay na ko magsigig ingunin mo ba? Kay kabalo ka ka ng oleferase, daghan kaayo og benepisyo. Ilabi na kay usa na diha kanang magpadaghan og gatas.